bisa naman eh. Sunod yung bus dito, diba? Hindi lang tamo, sakay na lang dahan. Kaya, init, ano ka ba? Init ba? Kasi nang ano ka? Sabi ko ba, ulit yung buko. Wala nang susunod sa kanya. Kaya wag ka gumel. Steady mo lang ang kanya. Ikot-ikot ka na rin. Video na yan. Pag ginamit yung gamit sa video. Automatic daw ito. Nag-level. Sir Ami. Sir Ami. Ayun lang yun. Sir Ami. Thank you.
Pagkatapos, scripture reading, Sister Bliss. Kita na po. Oo, isa ba? Alisan mo na lang sa laman. Ya, patay na. Sabi na, Bliss. Lakas ng kumpirmosis. Ating paghahatid, kaulihan po nga ng minamahal sa buhay ng ating kapatid na Inday at ang kanyang mga pamilya. Kaya sa hapon pong ito, sa huling pamamahalan natin, tayo po ay yung pagpapamahundog ng ating gawaan sa kapatid. Po ang Panginoon, ating pumawitin ng dakilang Diyos. Dakilang Diyos, kung aking namamalas ang kaligtaan ng iyong mga gawa, araw-buwan, bituin lahat ng bagay, lahat ng yaya, liha ng iyong kamay, kaluluwa ko. Kung iyong pagmalasin, iyong likha ang bawat pananim. Nagunita, krus doon sa kalbayo, namatay ka dahil sa sala ko. Kaluluwa ko, iyo pinupuspos. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, kaluluwa ko, may awit, may lugod. Dakila ka, wakas ng kahirapan, bawat banal sa'yo'y mananahan. Walang hanggan, uri pag-aabitan sa kordero. Sir, pa naman yung dalawang kamera naman. Pero sa iba, kahit ang maganda yung lima kayo. Lahat ng spot po. Panginiti po kahit yung isang tao. Lahat ng sarili yung makikita. Panginiti ka, kahit yung ed po. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, kaluluwa ko, may awit, may lugod. Dakilang ka, Thank you.
Tabihan mo lang ako, bro. Tabihan mo lang ako para hindi nakakaya yung ginagawa. Tapat ko makasready naman dyan. Saan tayo na? Dakila namin Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, pinupuri ka namin at pinataas sa iyong dakilang pangalan ng Diyos. Maging sa gitna na kadalamatiyang ito, dakilang Ama. Lord, Ikaw ang aming kinikilala. Nang buhay, Panginoon, ay din namin hawak. Ang bawat araw ay iyong biyaya para kami ay mamuhay na mapayapa na kasama ka namin. Kaya dakilang Ama, dalangin namin ng bawat isa. Yung kong mga kaibigan at mahal sa buhay niya na ibig po niyo na makita sa huling pagkakataon ang mga labi po ni Brother Michael, maaari na po kami. Sa may project na ito, bro, di naman ako eh. Pukos mo nga, Jones. Pukos mo. Ay, kago na budod. Hindi naman ako, hindi ko naman alam yun eh. I don't know. Thank you.
Ito po ang hiwaga ng buhay at muling pagkabuhay ng isang tao. Ito po sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 15-18. Ang sabi, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din na ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakap ng Diyos, at ang nangapatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magiging. Kung magkakayon tayo na mabubuhay na magiging na natitira, ay aagawin na kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng salitang ito. Mga iniibig, ang pangyayari po sa buhay ni Brother Michael ngayon ay nagpapaalaala sa ating bilang mga tao kung ano talaga ang kahulugan ng buhay. Na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Ang buhay dito sa lupa ay napakaliit lamang. Ang buhay dito sa lupa ay hiram lamang natin sa Diyos. At anumang oras na ito'y bawiin ng Panginoon, wala po tayong magagawa. At gaya po ng katawan ngayon ni Brother Michael, na atin pong pansamantala na ilalagak lamang po dito sa lupa. Sapagkat ang sabi nga, tayo bilang mga tao, nilikha ng Diyos mula sa alabok at tayo ay muling babalik sa alabok. Ang atin pong gagawin na paglilibing ngayon kay Brother Michael, ito po ay pansamantalang paglalagak lamang natin ng kanyang katawan dito sa lupa. Sapagkat ang sabi nga po ng banal na kasulatan, mayroong pagkabuhay na maguli. Ang sabi po dito napakaliwanag, ang mga nabuhay kay Kristo, ang mga nangamatay kay Kristo, sila ay muli bubuhayin maguli pagparito ng ating Panginoon. Tatandaan po natin na ang buhay ng tao, sabi nga sa Hebreos ang talata ay 27. Itinakda talaga ang kamatayan sa lahat. Yun nga lang po, iba-iba lang ang tensya. Una-una lamang po, iba-iba lamang tayo ng edad, iba-iba lamang din ang kaparaanan na itong buhay na ipinahiram ng Panginoon ay muling babawiin at ibabalik natin sa Diyos. Pero ang pagpapasalamat po natin ay mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Sabi nga sa John chapter 11 verse 25-26, ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkabuhay na mabuhay. Ang sino man na mamatay at sa ay nasa kay Kristo ay bubuhay maguli.
Bagamat siya'y mamatay, siya'y bubuhayin magbuhay. Kaya tayo po, mga minamahal, lalo sa mga mahal sa buhay ni Brother Michael, nalulungkot tayo sapagkat siya ay lumisan. Nauna siya sa atin, pero lagi natin tatandaan, ang kanyang paglisan ay pansamantala lamang. May araw po na ang lahat ng namamatay ay bubuhayin maguli ng Panginoon. At dito po, mga inibibig, ay mayroong pag-asa na tayo po ay muli natin makasama ang ating mga mahal sa buhay na namamatay kay Kristo. Kaya sa pagkakataong ito, mga minamahal, ito po ang salita ng Panginoon. Sa pag-alis ng ating po, minamahal na si Brother Michael, nagdudulot ng kalungkutan sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit huwag po kayong malungkot, sapagkat ang kanyang paglisan ay pansamantala lamang. Ang ating gagawing paglilibing sa kanya sa lupa ay pansamantalang paglalagak ng kanyang katawan sa ating pong pinagmulan. Sabi nga ng Panginoon, nagmula tayo sa alabok, babalik tayo sa alabok. Ngunit pagparito ng Panginoon, tayong mga nangamatay kay Kristo, bubuhayin tayong maguli, bibigyan tayo ng bagong katawan, na ang katawan na ito, hindi na nagkakaroon ng karamdaman, hindi na tumatanda, hindi na rin namamatay. At ito po ang dakilang pag-asa natin na mga anak kay Kristo. Kaya po sa aming mga minamahal na mga kapatid at pamilya ni Brother Michael, atin pong maging kaaliwan ang pangako ng Panginoon. Isang araw, tayo muli ang lahat ng nangamatay kay Kristo, pagbalik ng ating Panginoon, bubuhayin maguli. At tayo naman na nangabubuhay, nadarat na ng Panginoon, hindi na tayo dadanas ng kamatayan, ngunit bibigyan tayo ng bagong katawan, na katawan na hindi namamatay, hindi nagkakasakit, isang katawang panlangit, purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa pagkakataong ito. Patuloy din namin inilalapit sa iyo si Brother Michael. Anuman ang kanyang mga naging pagkukulang sa iyo at naging pagkakasala, ipagpatawad mo o Diyos, at tanggapin mo po ang kanyang espiritu. Tulungan mo rin na ikaw ang mag-ingat ng kanyang katawang lupa. At loobin mo sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus ay muli isama mo siya sa iyong mga bubuhaying maguli. At tulungan mo na sa araw na iyon, ang mga naglilingkod po sa iyo, sama-sama kami na muli makapili ang bawat isa. Salamat po Ama, tulungan mo rin ang kanyang mga mahal sa buhay na ngayon ay nagdadalamhati at pansamantalang magpapaalam kay Brother Michael. Bigyan mo sila ng kapayapaan, bigyan mo sila ng kaaliwan sa iyong mga salita at pangako. At tulungan mo na pahirin mo ang kadalamhatian sa kanilang puso. Loobin mo rin na ang pangyayaring ito kay Brother Michael magdala sa kanila upang sa gayon makita nila ang kaiknian ng buhay. Magdala sa kanila upang higit nilang ibigin at ipagmalasakit ang bawat isa. At magdala sa kanila upang anuman ang kanilang mga naging hindi pagkakaunawaan o Diyos, ito po ay magdala sa kapayapaan sa bawat isa. At tulungan mo higit sa lahat na ang nangyaring ito kay Brother Michael ay magdala sa bawat isa sa kanila upang sa mga hindi pa naglilingkod ay muling makapaglingkod sa iyo. At sama-sama na ang buhay na ibinigay mo ay magamit namin sa pinakamabuti. Wala pong iba kung hindi ang aming ipaglingkod sa iyo. Salamat po o Diyos. Muli ipinagtatagubinin namin sa iyo si Brother Michael sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga minamahal, bago po natin isara po ang kabaong ay atin po munang tawagin ang mga mahal sa buhay ni Brother Michael sa pangunguna po ng kanyang butihing ina si Sister Inday upang magbigay ng kanyang huling message. At pagkatapos po nito ay yung last viewing po na sinasabi ni Sister Inday. At ang ating Panginoon, ako rin nagpapasalamat
pagpili sa amin. Nasa iyong pagkalamhati sa amin mga kapatid. Salamat sa Diyos. Malakita ko ang iyong mapag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat din sa mga kasamahan, mga kaibigan. Salamat at narito kayo at nag-iisa kayo sa aking galamhat sa pagkakataon. Mga kapatid, alam ninyo ang aming buhay. Alam ninyo na kung paano kami naglilingkod sa Panginoon. Ang aking dalangin, mga kapatid, na tulungan mo lamang kami na kami ay maging masigasi sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pagpalaan mo ang bawat isa sa amin. Pagaman si Michael ay lumisan na, ngunit ang aming alaala ay nasa kanya. Natili sa aming mga puso upang kami na naiwan ay kami ay magkakaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa inyo mga kapatid, mga kaibigan na narito ngayon na naging kasama namin sa aming dalamhati. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang siyang lagi ang siyang nanguna sa amin at siyang lagi ang gumagabay sa aming mga buhay, Panginoon, tulungan kami. At sa aming mga kapatid, maraming salamat. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat. Lagi ko lang dito. Ah!